Boss Motovlog. Kamusta po mga bossing? Magandang araw, gabi, tanghali, hapunan man. Sana mabuti lang ang kalagayan nyo. Ipapakita ko sa inyo yung motor na sa tingin ko ito na yung pinakamababang down payment o kahit cash sa mga kasa na napuntahan ko sa Transcycle. Dito po yan sa may bandang Landayan, San Pedro, Laguna. At ipapakita ko sa inyo yung pinaka budget friendly budget meal, pero hindi ka naman titipirin sa specs and features. At saka yung forma na ito, napakaganda. Ito yung Smash 115. Dalawang version po ito, carburetor type saka yung fuel injected. So itong kulay blue at kulay pula, carburetor po yan. At yung kulay itim naman, yan naman po yung fuel injected. So magkaiba na yung forma, no? Medyo mataba-taba na itong fuel injected. 69,302, may uuwi nyo na pag nag-down kayo ng 6,500. Ayan po ang kanyang monthly quotations. Mas mataas ang presyo nito kaysa dito sa carburetor type na 64,054. Yan po. Magda-down ka lang ng 3,000, may uuwi mo na itong carburetor type. So maganda sa hulugan, ano, hindi mo pa nababayaran ng kabuuan yung motor, eh nagagamit mo na, lalo na kung pang-deliver, pang-tatrabaho mo yung motor, gagamitin mo pang service kaysa namamasahe ka, mas malaki po yung natitipid mong oras at pati ang pamasahe. Siyempre, kaakibat niya ng pag-iingat, kailangan talaga buo ang loob nyo na sumabak sa mga traffic dahil ganyan po talaga ang natural pag nagmomotor ka. Kailangan may pag-iingat ka at siyempre huwag mong kakalimutang magdasal, magtugubilin bago umalis, bumiyahe. No? So ayan, makikita nyo ang difference ng fuel injected sa carburetor. Mas manipis po yung kaha ng carburetor kesa dito sa bagong labas ngayon na fuel injected. At sa tail light, kung makikita nyo, parehas pa rin naman na bulb type lahat ng ilaw nito, pero magkaiba ng forma naman ngayon, ano? So syempre pagka fuel injected ang kukunin mo, mas makakatipid ka sa gasolina. Kung itong carburetor mga bossing, eh talagang matipid na sa gasolina, umaabot nga ito ng mga 55 km per liter tong carburetor. Eh mas lalo na ditong ano, fuel injected, naabot ng 68 kung hindi ako nagkakamali, no? Ayon sa World, yung authorized mag-testing ng kilometer per liter. Sa panel, makikita nyo magkaiba na, no? So, halos parehas pa rin naman, analog type, walang fancy electronics, diretso, direct to the point. Wala ka ng ibang kailangan dyan na intindihin pa. Basta alam mo yung mga buttons mo, masolo mo na yan, focus ka na lang sa kalsada. 4-speed po yan, mga bossing, semi-automatic to. Kumbaga, hanggang kwarta. Pero hindi na po kayo pibigan ng clutch. Kumbaga, semi-automatic. Nahahati lang sa apat na gearings yung motor nyo. Dito sa panel, halos parehas naman tong carb saka FI, no? High and low beam, left and right signal light, yung busina nyo, at sa kanan, wala kang makikitang iba kundi ang button ng inyong ignition. Sa susian, ito dito sa may ano, sa fuel injected, ano siya, meron siyang shutter key o merong takip ang inyong susian. Samantalang dito sa carburetor, wala po siyang shutter key. Kumbaga, open lang siyang ganyan. Yun nga lang, syempre yung mga ganitong motor naman, hindi naman na nakawin to eh. Ang mga madalas nakawin ngayon, yung mga sikat na motor, kagaya ng mga automatic, diba? Yung mga Mio, yan talaga yung mataas ang value sa, ano eh, sa marketplace. Ito kasing mga ganito, pang budget meal, budget friendly, hindi masyadong pinapansin to. Pero, ang laki ng tulong, lalo na sa kagaya natin na naghahanap buhay, pang araw-araw, kumbaga, kailangan mo ng pang alis agad. Wala na masyadong kaartihan, batsi na agad, ano? May compartment pa yan na maliit, mga bossing, hindi ko lang nabidyohan, pero may malalagay ka. Bukod sa top box na ilalagay mo dito. So, ayos na, 115cc, napakatipid sa gasolina, pang araw-araw, pang hanap buhay mo. At yung mga ilaw, madali namang i-maintenance yan, bulb type, halos lahat ng ilaw niyan, ano? Kahit dito sa bago, sa fuel injected, bulb type din yan. At yung iba nga, ano? Nagpapamodified pa ng kanilang mga motor, yung mga ganitong lower cc, maganda rin i-setup yan. At syempre yung mga pyesa, hindi na po bago kasi ang Smash sa industriya ng motorsiklo, inagurian pa nga yung underbone leisure bike, no? Kasi pinakatipid tapos napaka user friendly, kumbaga sa cellphone, Nokia, madali mo lang siyang i-operate. Kahit hindi ka masyadong marunong mag-decambio, de-clutch, semi-automatic ito, pwedeng-pwede. Kahit galing ka sa automatic, magpapalit ka ng ganitong motor, napakaganda ang gamitin lalo na sa beginner kasi hindi po siya ganun kalakas ang power, no? Merong tong version na naka disc brake tapos naka mugs din, ano? Pero itong version na to, ito yung pinakamaganda sa mga budget friendly na kagaya natin kasi kung ipang-araw-araw mo, maganda talaga ang derayos kasi nga alam niyo naman sa atin sa Metro Manila, no? Kahit patagindaan, malubak pa rin po
At minsan talagang sumasabak tayo minsan sa mga kabundukan, like off-roads, ano, minsan napapalayo-layo tayo, ayos na hindi rayos. Basta ang purpose mo sa pagpili ng motor is panghanap buhay, pang-araw-araw. Kumbaga hindi naman pamorma, no? May mga motor kasi mga bossing na talagang design na pamorma ang gusto. So ito hindi, ito talaga yung magiging workhorse for everyday usage itong motor na to. So hanggang dito na lang mga bossing, no? Bisitahin nyo sila dito sa mga Transcycle, meron naman po yan sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang Transcycle.